Well, kung pagbabasihan natin ang bagong-bagong statement ni Torre, mukhang anytime from now ay mukhang mahahanap na nila itong si Kibuloy. Pero bago ko pala ipakita yung statement ni Torre, i-translate ko muna sa Tagalog lahat-lahat itong statement naman ni VP Sara para mas maunawaan nyo, ha? Mga kababayan, hindi ko tinututulan ang implementasyon ng anumang warrant of arrest na naaayon sa batas. Ngunit kailanman ay hindi katanggap-tanggap ang paggamit ng dahas laban sa mga inosenteng mamamayan at mga deboto ng Kingdom of Jesus Christ, KOJC. Mariin kong kinokondena ang matinding pang-aabuso ng kapangyarihan ng pulis sa pagsakop sa KOJC compound kaninang umaga na nagdulot ng pang-uusig sa mga tagasamba, pang-aabuso sa mga menor, at hindi kinakailangang pagkawala ng buhay. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang tahasang paglabag sa mga karapatang protektado ng konstitusyon, kundi isang pagtataksil sa tiwala na ibinibigay natin, mga Pilipino, sa mismong institusyon na nakatalaga upang protektahan at pagsilbihan tayo. Ang mga gawaing ito ay hindi lamang tahasang paglabag sa mga karapatang protektado ng konstitusyon, kundi isang pagtataksil sa tiwala na ibinibigay natin, mga Pilipino, sa mismong institusyon na sinumpa ang protektahan at pagsilbihan tayo. Hindi ko rin maiwasang matanong sa sarili kung ang paggamit ba ng di pangkaraniwang puwersa at di makatarungang pang-aabuso sa ordinaryong Pilipino upang maipatupad ang naturang warrant of arrest ay dahil sa ang akusado ay isang kilalang Duterte supporter. Kaya nais ko rin humingi ng kapatawaran sa lahat ng miyembro, deboto at bumubuo ng Kingdom of Jesus Christ sa paghikayat at pakiusap ko sa inyong iboto, si Bongbong Marcos Jr. noong 2022. Naway mapatawad ninyo ako. You deserve better. Filipinos deserve better. Sara Z. Duterte, Vice President of the Philippines. So kayo mga kapupong, ano ang masasabi niyo dyan sa statement ni VP Sara? Well anyway, madako naman tayo dito sa statement ni Torre, ha? Yesterday, you are very certain that Pastor Apollo Kibuloy is killed on the compound. Pero kami po, medyo shaken because according to your informant na aalis, tatakas po siya. Ano ba po yung status? Andyan pa rin po ba siya sa compound? We are more confident now. Sir, meron pong lumalabas din ng mga news na meron daw po kayong bubungkalin. Totoo po ba yun, sir, within the compound? Hindi naman bumumalit. Hanapin naman ang entrance. Alam na namin kung nasaan yung may mga areas na underground. Ay, entrance na lang. It's matter of time, matter of time. Last, sir. Meron din pong lumabas na papatayin daw po yung ilaw within the compound. Wala naman ganun. Di wala rin kaming nangirap din naman kumala ng pulot matilim. Sa inyong kumpo, di lalo hindi ako nakita. So, it's not true, General. It's not true. Good afternoon, sir. Grace Harald at Mindanao Times. Sir, can you clarify po, yung ginagamit natin na equipment para mahanap po si Pastor, and are we also using that to other wanted persons? The ground penetrating, di ba? The ground penetrating radar is used in various for various purposes. Ang pinaka-primary talaga niyan ay binilihan for rescue. Kasi pag nagulap sa isang structure, hindi mo naman alam kung saan may probable na may buhay. So, ang GPR kasi, nagre-detect yan ang heartbeat at saka ng movement plus heat signature. So, sa ngayon, nakita namin, alam na po, nakita niyo, basa may cellphone ko. Malaki na ang chances niyo, nakita na namin. Maybe Pastor Kibuloy will have a sense to surrender na lang kasi it's just a matter of time. Mahirapan pa niya ang sarili niya. Sabot talaga niya sa bunker niya. May bunkers na kami nakita at ito na ay makikita na lang. Sir, question ko ba itong mga gabi? Maraming sa false alarm, hindi naman eh. Actually, may mga areas na maraming application niya. It can penetrate walls. Can count people behind the wall. So, just use your imagination kung saan pwede ganyan. How much po yung humor? No idea eh. Sir, wait.